Hi guys, so ayan, magandang tanghali pa rin. And ako pa rin ito, Behind VH from Philippines. Dibigyan ko lang ng update tungkol dun sa tanim kong bougainvillea. Sa totoo lang guys, na itong summer, naging interesado ako sa pagtatanim ng bougainvillea. Dahil nga, nakita ko ang dami summer, nagbulaklak na halos ang karamihan. Siguro mga 90% or baka 100% ng bougainvillea ang tanim natin dito sa Pilipinas. Nagsimula na magbulaklak. And this time guys, siguro patapos na yung iba. Yung iba tapos na. Ito yung update ko lang sa bougainvillea na tanim ko guys. So ayun, noong time isang one time guys, nag-computer kami ng kaibigan ko. Ng mga kaibigan ko at may nakita kong bougainvillea sa daan namin na parang di naman pinapansin, parang ligaw lang na ewan. So kumuha ko guys, ito yung napatubo ko. Ang daming para ng pagpapatubo, meron pa yung nilagay sa loob ng bote, through moisture with the enough sunlight. Then you can grow your bougainvillea. And this time, me guys, what I mostly prepared is simply cut a bougainvillea and try to put it directly on the soil, straight ahead, and keep it moisture with enough sunlight. Then don't ever try to touch it when it start to grow. And here guys, as you can see ito. Nagsimula siya magdahon. Hihi. Hindi ko na ano yung exact date. Kung anong date ko siya naitanim. Pero ito na siya guys. You see? So diba, sa pagtatanim ng halaman, ang masasabi ko lang, ang halaman, wala nang pinipiling tao yan eh. Hindi totoo yung may mga tao hindi kaya magpatubo ng halaman. Or minsan talaga, baka totoo din kasi naramdaman siguro ng halaman. Sabi nga nila na isang pag-aaral, ang halaman daw ay may pakiramdam din. So baka ganun nga yung case doon na bakit yung iba sa atin ang bilis magpatubo ng halaman. Tulad na marami sa atin na nagtatanim, bakit ang dami natin napapatubo. Habang yung iba'y hirap na hirap. Hindi ko naman masasabing hilig or ano guys. Siguro, hindi ko alam. May science. And here guys, ako from the Philippines, I was growing plants. And trying to think about the future of the plants. When I start planting any type of leaves, green leaves, and any type of vegetable, I always have a good thought and bad thought about the plants. So that I know what it will be. After a year, it will be a big tree, a beneficial tree, a fruit tree, or any kinds of tree. So, we must always consider everything, guys. Don't just simply plant any types of green leaves and vegetables. Just always, pag-isipan natin kung ano ba to, ba tayo magtatanim, ano yung purpose natin in the future, not now, guys. We must also to think the future of plants with us. With me, with you, and with anyone around that plants. Kung ano ba, baka mamaya nagtanim ka ng puno within a year, within 5 years, within 10 years, nag-isa siyang malaking puno. Then you will be surprised. Ang choice mo na lang is patayin yung puno kasi nakaka-balance siya sa lugar, masyado siyang maugat, masyado siyang madahon pala, masyado pala siyang mabunga, or masyado pala siyang mabaho ang bunga, or ano pa man guys. Masyado pala siyang mauud, masyado pala siyang maewan. So, lagi na natin isipin, guys. So, my purpose is why I'm plant bougainvillea. One thing is, this plant is a drought tolerant, guys. Napakasarap ng feeling na may marami kang drought tolerance na halaman. Yung mga nakakasurvive, even high temperature, even drought sand, even walang tubig, even mainit, even maraming even na nakakapaloob. And beside from that, except from those even, these plants guys is very beautiful. Although wala silang, yung bulaklak nila is walang pollinator na pumupunta, napakaganda ng bulaklak nila guys with different varieties. Most of them are coated, marcot, or layered, or bonsai, or anything. Di ko alam kung ano tawag dun guys. Pero ang daming uri ng bougainvillea ngayon sa Pilipinas. Yung iba pinaghalo-halo na nila. Wala nang masama dun guys. Kanya-kanyang trip yan sa buhay. May I prepared plants na white, red, and fuchsia pink.
Yun lang yung paboritong kulay sa mga halaman and also the green leaves. And here guys, nakapagpatubo nga ako. Mayroon pa akong isa doon. Hindi ko alam kung papakita ko pa sa inyo. May napatubo pa ako dalawa kasi yung isa kinagat ng gansa namin na alaga. So, nung patubo pa lang siya. Kasi nga guys, napakahalaga when you start growing these type of plants or seedlings, you must avoid touching the stem or the small trunk of these plants because it will not ever grow when you just simply touch it oftentimes. So may guys, sinayaan ko lang siya in here. Nakahanga to sa dito na hindi naabot ng mga bata or anyone or any animals na meron kami dito or any ano mga alaga namin dito na iba pa. And ngayon guys, natuwa lang ako kasi ayun. See? And this bougainvillea guys is along with my golden pothos. Kasi favorite ko rin tong golden pothos with green leaves na ang tagal-tagal ng buhay guys. Siguro mga almost 1 year bago malagas yung isang dahon ng golden pothos. Di ko alam kung ano Tagalog nito. Ito siya. You know, marbles. Marble. May marble kasi itong kulay na to. And ayun guys, siguro sa atin na nakakita na magagad ng bougainvillea or any type of plants, try to grow earlier. Kasi malay mo, diba? Wala masama sa pakipagsapalaran guys. Konting effort lang para sa pagtatanim. And minsan pang mahabang kasayahan nyo na yung dulot. And happy and relaxing guys. So maybe that's all for your this afternoon. Thanks for watching. If you like this video, you can subscribe to my channel. Bye-bye.